Kaya nga, siguro gagawa tayo ng campaign, okay, ng campaign na kung saan si Kuting ay magpa-drug test. Hindi lang si Kuting. Dahil nakarating din sa akin, mainit-init pa, na hindi lang si Kuting ang nagpupulburon. Ayon sa ating source, na si Sandro ay kailangan din magpa-test dahil maaaring siya ay pulboronic din dahil sa ginagawa niya dyan sa Kongreso na pagbibili ng mga kababaihan at pagbayad. You know that already in connection dun sa People's Initiative. Diba? Yung party nila noong December na isa sa mga pasabog natin. Ayan si Sandro Marcos at saka si Tambalos dos na laging parang lutang kong magsalita. Dapat talaga i-drug test yung mga yan. Once and for all para mapatunayan, you know, ipulboronic test sila para mapatunayan nila sa taong bayan na sila ay walang pulboronic sa kanilang system. Lalo na si Kuting. Kasi may mga nakakarating sa ating information na mga galing sa ating footing ass sa PIDEA. Alright. Sabi ni Maximo, si Sandro ba at Dominic? Ewan ko palangga, hindi ko alam. Cotton Fin? Ayan. So, Cotton Fin, you're there? Okay? Ano sabi niya? Good morning, we're from Texas. Oo naman, polvoron lover din yan si Nefertiti. Ito na ang bagong pasabog. Mainit-init. Alam nyo ba? Tulpo, bago ka magpakitang gilas dyan, okay, na akala mo nagagaling-galingan ka, na pinangako mo sa taong bayan nung unang hearing dyan sa PCSO, na sinabi mo na gagastos ka ng sarili mong pera para ipa-forensic, okay, ang mga what? Mga makina na ginamit, yung mga technology dyan sa PCSO, ipa-forensic mo ang mga, o ipa-imbestigahan mo yung mga taong pinanalo sa loto, yung mga loan bettors. Pero again, bigla ka nga tumiklop kasi ang tanong ng bayan, natanggap mo na ba ang 1 bilyon? Na ayon sa ating source, ay binabackdoor ka ni Lisa, ni Butod, at ni Mel Robles. Kaya all of a sudden, sa second hearing, alright, nawala si Robles, bumait ka na. Okay? Hindi mo na ininsist yung sinasabi mong paiimbestigahan mo itong mga nanalo at ibabangga mo sa BIR, di ba? Yung mga nanalo na kunyari si Pet, yung pinsan kunyari ni Robles, di ba? Ibabangga mo yung claim nilang panalo sa BIR kung nagbayad sila ng tax. Dapat hindi ka lang magtatapos sa babangga ng BIR. Kasi mga kababayan, sa inyong kaalaman, ang BIR ay kasabwat din ni Butod at sila-sila po yan ang nag-appoint niyan. So definitely, kung anong utos ni Butod na doktorin ang mga BIR records ay kayang-kayang gawin. So Tulfo, gawin mo ang tama, but I doubt it. You know why, mga kababayan? A day before, nung second hearing ni Tulfo dyan sa Senado na kung saan hindi dumating si Robles, ayon sa ating source, mga kababayan, ay lumipad siya sa Japan. Okay? Lumipad si Millionario sa Japan para what, mga kababayan? Para anong gawin niya doon? Magbit-bit ng pera, mag-deposito, pwedeng ganun. So ngayon, Tulpo, hinahamon kita. Rafi Tulpo. Ipatawag mo ang immigration, kung sino may patawag mo, pero you know, lahat na kasabwat nila yan dahil ang immigration is under the roof of Remulla. But sa inyong mga kaalaman, para sa inyong kaalaman mga kababayan, a day before po, ayon sa ating source o sa ating putingas, lumipad si Robles papuntang Japan. At kararating lang noong Pebrero 8. Tanong, anong ginagawa ni Robles sa Japan? Nagdeposito ba siya ng pera? Nagbitbit ba siya ng mga pokpokita? Or whatsoever? Sino ang dinala niya doon? Ano ang misyon ni Robles bilang isang general manager ng PCSO? Tulpo, hinahamon kita. Dahil pag grand standing ka, pabida ka lahat na naggagaling-galingan ka, di ba?
ikaw ang magaling dyan. O paimbestigahan ko, NBI, forensic, lahat ng mga ensya, DICT, chuchuchuchu, anuhin ko yan, ibabangga natin itong mga loan bettors, eklabush. Tapos biglang bumahag ang iyong maliit na utotoy, o ang iyong maliit na itlog, kasi laki din ni puting. Kasi nga, ang question ng bayan, nabayaran ka na ba kayo ni Pimentel? Natanggap nyo na ba ang bilyon? Bakit hindi mo ipatawag ang immigration? Ayan, tinutulungan na kita. Dahil ang yabang mo, Tulpo, di ba? Alam mo na mayroong binili na 30 million worth na makina ang milyonaryo para doon nila lutuin, okay, ang mga mananalo ng mga loan bettors. Na-mention mo din yan sa unang hearing. Pero ngayon, bumahag na yung kasing liit ng it ng butiki na jet log mo. I challenge you, ipasumon mo, ang ipasupina mo ang immigration at alamin kung ano ang ginagawa ni Robles sa Japan for 1 week, mga kababayan. 1 week kaya hindi siya naka-attend nung second hearing kasi pumunta ng Japan. Imagine ninyo, ganun na lang kayo babuyin, bastusin ang ating batas, ang ating konstitusyon. Ang ginawa ni Robles ay what? Nagkaroon ng proxy, okay, na magre-represent sa kanya, at doon sa second hearing na yun, ito, napanood din nyo. Diba? Itinanggi na nung isa sa mga resource person doon na pwedeng distrong ka rin yung source code na pinag-uusapan doon ng general manager as assistant manager. Remember that? Nung second hearing, sinabi hindi daw, parang hindi kaya. So, naglaban bawi yung kanilang statement. Pero, nung first hearing, sinabi doon ng tiga DICT na yes, pwedeng manipulahin ni Robles at ng kanyang assistant manager. So, ikaw, Tulpo, kung tulugang para ka sa Pilipino, which is alam namin, okay, dahil para ka lang sa mga chismoso-chismosa, para ka lang sa views, para ka lang pagkitaan mo ang problema ng Pilipino, i-drag mo ang mga kahiyan ng bawat pamilya dyan sa iyong vlog. At nagamit mo nga sila, at naging ganap ka ng senador, at umasa sila na ikaw ay magiging what? Tagapagtanggol ng Pilipino. Dahil ang yabang mo sa iyong mga vlogs. Pero pagdating pala dyan sa Senado, ikaw ay isang bahag ang buntot. Bahag ang pototoy na kasing laki ng butiki na katulad ni Kuting. Dahil kung ano yung tapang-tapangan mo na pakita, eh ganun din ang kaduwagan mo. Kaya nga ang tanong, sa ngalan ba ng 1 bilyong piso? Mga kababayan, sukang-suka na tayong lahat sa ginagawa ng gobyernong ito. Dahil gusto talaga kayong gawing mangmang, gusto kayong gawing polboronic, gusto nilang kunin lahat ng pera ninyo. Kayong mga OFW, lahat tayo actually, whether you are tendera, construction worker, lalo na sa Pilipinas, kayo po ang nagsasakripisyo. Imagine ninyo ang general manager ng PCSO na si Millonario. Nagsasarap ng bakasyon sa Japan. Kaya ang sagot ko, ano ginawa mo doon? Maliban sa pagtatransport ng kung ano man ang tinransport mo. Dahil yan ang sabi sa atin ng ating source. Anong ginawa mo sa Japan? February 8, mati-check yan ng immigration para mapatunayan dito kung tama yung sinasabi ng ating source. Kaya nga, tinutulungan natin, dapat nga tayo ay katuwang para masusog itong mga buwakan ng inang ito. Pero habang tayo ay nagiging critical tayo sa gobyerno ni Butod, gusto nila tayong gurgurin lahat. Pero hindi sila magwawagi kasi mas marami tayo. At ikaw, Millonario, at ikaw, jowa ni Mel. Ayan, 'di ba? Yung si binanggit ni Lisa, yung Shay, yung pangalan ng asawa niya. Alam mo ba? Ayon sa aking puting ahas na kaibigan ng pokpokita na idinala ni Robles, ayon sa kanya, sa Raffles Makati, ang mga pokpokita po ay nanalo sa loto. In what way? Paano to, Maharlika? Kaya natin. Okay? Mga kababayan, sariwang-sariwang balita na gustong iparating sa inyo na itong si Langka, okay, na yung face lock niya ay parang kadkara ng nyug, maliban sa Langka. Itong face lock ni Millonario na parang ang kadkara ng Langka ay nakuha pang magpanalo ng
mga popokita na girlaloo na dinadala po niya sa Raffles Residence dyan sa Makati, na kung saan po ang mga unit o na pinagdadalahan ng mga pokpokita na pinapanalo nila na kahit hindi tumataya sa loto, imagine mo, kahit hindi ka tumaya, pag pokpokita ka lang na chumuchurba-churba ka, panalo ka na. Dahil dinadala nila at chinuchurba dyan sa Raffles Residence sa Makati. At ito po ang mga units na ito ay pagmamay-ari ng kaibigan ni Langka na mga Chinese na mga high roller. Okay, yung mga big time. Okay, hindi ko alam kung high roller lang ba o sindikato or what, you know? Hindi nabanggit dito. Pero diyan po dinadala ayon dito sa ating balita. Miss Maharlika, diyan po dinadala, okay? Nasabi niya, nahuli ko na nagdala. Ayan, baka mamagorgor to. Sa nahuli ko na nagdala ng mga pokpokita, itong si GM. Okay? Hindi yan alam ng kanyang Diyosawa. O, alam mo na ngayon. O, puntahan mo yung Raffles. O, di ba? Ala niyo, sweet-sweetan kayo. Hindi kayo magiging masaya lang sa nakaw ng pera. Ibubukilan namin kayo dito. Dahil maraming puting asa nakakita sa inyo. Sabi niya, Miss Maharlika, gamit po yung mga high roller na mga Chinese. Ayan, dinadala po ang mga babae, mga pokpokita dito sa Raffles Residence. Actually, sabi ng ating dito, concerned citizen, actually, Miss Maharlika, barya lang po yung sa PCSO eh. Mas marami ang ninanakaw nila butod dyan sa Congress. Right? So, ngayon, Tulfo, challenge sa'yo, magpatawag ka sa susunod na hearing, kung meron pa, ewan ko, may susunod ba ng hearing, tawagin mo ang immigration para pasinungalingan yung sinabi ng source ko na 1 week nagbakasyon si Robles sa Japan. Ngayon, mga kababayan, nakita nyo? Mga taong gobyerno, ano doon? Nagra-raffle sila doon sa Japan? Doon sila nagbibigay ng mga panalo doon sa ibang mga pokpokita din? Maliban sa Makati, tapos sa Japan, meron pa. So, eto yung ugat ng kahirapan nating lahat, na ang PCSO, maliban pa sa nag-trending na nag-viral na 1.7 million na po yung video ni Lisa Smugs ni Botod, na binati niya si Robles ng sama ng birthday greetings, at sinabi niya, sama-sama tayong babangon muli para maging milyonaryo. Doon sa mga magagaling na kompositor ng kantay, mga kabataan, baka gusto niyong gawa ng kanta yan. Diba? Ng yung milyonaryo. I-flash nyo yung mga pinagsasabi ni Lisa Smugs, gawin nyo ng mix-mix nyo. Pwede maging kanta yan. Kasi may gumawa na ng kanta ng Tambalusos at saka Pulburon, diba? Galingan nyo na doon sa band na yon, mga gumawa nun. So ngayon, mga kababayan, 1.7 million na yan, but doon pa lang sa TikTok ko. Wala pa yung iba pang mga what? Yung iba pang mga social media account ng mga random bloggers or people na ini-echo nyo ito. Kaya ang laki po ninyong katuwang sa tungo sa laban na ito, dahil galit na galit si Lisa Smugs na nagba-viral siya dun sa sama-sama tayong maging milyonaryo. At ako po ang nagbigay sa inyo niyan. Imagine ninyo, mga kababayan, that greetings ay for personal, for private consumption lang nila doon. So, inilik lang sa atin ng mga concerned na puting ahas na nandoon mismo sa birthday ni Langka. Imagine ninyo, nandoon sila, nakikita nila harap-harapan kung paano binababoy, paano inuubos, paano kinakamkam ang pera. Dahil doon pa lang sa pag-birthday nitong Langka na ito, milyonaryo na ito, sa loob ng Malacanang ay paglalapastangan na sa gas, pera ng bayan, sa property ng taong bayan. Sino si Robles para mag-party-party sa Malacanang? Siya lang naman ay, again, kasabwat ni Lisa Smugs sa mga black ops operation na pag-usapan namin ni Sasyan para sirain tayong lahat. At ngayon, hindi pa na kontento sa pagpapanalo ng mga lone bettors, nagbabayad pa po ng pupukitang mga girlaloo at dinadala nga sa Raffles Residences ayon sa ating source. Paano ko naman malalaman, nang wala naman ako dyan sa Raffles, di ba?
So gusto iparating sa inyo ng mga taong nakaka-witness ng mga kawalang-hiyaan ng gobyernong ito. Kaya nga ang kanilang sagot sa atin as bilang critical ay tirahin ng tirahin si Marlica, tirahin ng tirahin si Glenn Chong, tirahin ng tirahin ng mga Duterte kasi nga apektado sila. The question, open your minds. Di ba? In-expose ko rin sa inyo na nagbabayad sila ng mga TikTokers na mga bagets. Yung mga bata, 18 year, yung mga bagets pa. Di ba kaya yung butante, diyan sa TikTok, para sabihin na si Romualdez ay ganito, magaling, dadadadada. Si Kuting ay ganito, maganda yung ginagawa. Yan po, diyan na pupunta ang pera ng bayan para pagtakpan ang itong mga isyong ito dito sa loan vendor sa PCSO. At ngayon, may dalawa na namang nananalo. Yan, babanggitin natin yan doon sa ating mga nagbabagang, ayun, mga umaapoy na balitang may twist. Mamaya yan after dito. Nagustuhan niyo ba yun? Mga palangga? So anyway, so going back sa issue natin, so ito mga kababayan ay patuloy na nag-hunt sila ngayon o nagre-recruit ng mga trolls and even mga firms, you know, mga troll farms, okay, para i-what? Kontrolin nila yung narrative na you forget about the issue ng loan vendor na sama-sama tayo maging milyonaryo na pagiging pulboronic ni Kuting. Kasi itong tatlong issue na ito actually, at itong pagbabayad sa mga kongresista para doon sa People's Initiative, at itong sa ICC, ito yung mga top issue na makakapagbagsak kay Kuting Jr. Actually, makakapagbagsak kay Butod. Dahil nga si Kuting Jr. ay sunod-sunuran nga lang yan. Mismo na ang kapatid niyang si Amy Marcos na nagsabi na siya ay napapaligiran ng mga demonyo. So, ibig sabihin, siya ay, you know, nagpapatukso sa mga jejimonyo. So, gusto nila yung mga nakapaligid kay Lisa Smugs, kay Butod, na mga oligarchs, na mga sindikato, mga pulboronic, yung mga pinalaya nila, mga smuggler, sila ang kalaban natin. At ako po ang target nila. Dahil ako ang isa sa pinakamaingay dito. Ano, I have to thank Pangulong Duterte na nakumpirma niya yung ating mga revelasyon. At nagiging powerful ang ating boses kasi hindi na lang ito hearsay lang. Okay? May mga personalidad katulad ng former president na hindi magsasalita yan kung wala siyang personal knowledge about it. So dahil lumalakas ang mga maharlikang Pilipino, from start nung August of 2022, di ba? Ang iba sa inyo, hindi naniwala. Ang sabi ninyo, ay, nabayaran nila si Marlica, hindi lang...